Good morning mga Lodis Angels! Tara at simulan na natin ang paggawa ng Lemmon Custard Cake. At ito nga ang ating mga kailangan, lemon flavor ng McCormick, Angel Ebop, tsaka cowbell condensed milk, at tsaka apat na medium egg ang gamit ko. Tara, simulan na natin. At ito ang aking baking pan, size 9. Ayan, malaki po yan, size 9. Tapos lalagyan mo yan ng 1/3 cup of sugar, white sugar. Tapos tutunawin natin yan sa kalan mismo. Pero syempre mahinang apoy lang ang gagamitin natin para hindi masunog yung sugar. Tutunawin lang natin siya hanggang parang color gold lang, ganun. Depende, pwede rin naman ng medyo mas dark. Depende sa inyo. Huwag lang yung sobrang dark kasi papait na siya kapag sobrang yung lutong-luto na. Pag yung nasunog, yun, mapait na. Ayan, yung ganyan lang. Tapos, iko-cover mo lang lahat. Yung, pag natunaw na yung sugar, iko-cover mo lang lahat dyan sa pan mo. Para kapag, ano, diba? Kapag binuhos mo na yung, ano, leche flan, meron siyang nalusaw na sugar sa ibabaw. Ayan, ganyan lang. Ingat lang kasi mainit yan. After nyan, syempre, palamigin muna natin at dito muna tayo sa kanyang parang leche flan. Hindi parang, talagang leche flan nga. Ayan, 1 cup na ebop. Tapos, 4 na itlog. Ayan, tinabi ko muna yung ebop. Itlog muna. Tapos, nilagyan ko yan ng lemon. 1/2 teaspoon na lemon ang nilagay ko. Tapos, nilagay ko na rin yung ebop. Tapos, nilagay ko na rin ang condense. Lalagay ko na dyan yung condense. 1 can ng condense ang nilagay ko. Nilagay ko lahat yan. Tamang-tama lang pala ang tamis kapag nilagay mo siya lahat. Kasi, konti na lang naman natira dun eh. Tapos, hindi ako nakatiis. Nilagay ko na lang lahat. So, ayun. Kaya, naging tamang-tama siya. Tamang-tama ang tamis. Tapos, sasalain mo yan para walang buo-buo, diba? Ayan. Marami pa kasing buo-buo yan. Sasalain mo yan. Tapos, nagtira ako ng konti kasi masyado na siyang makapal. So, may natira pa kaya nakagawa pa ako sa size na 4x3. Ayan, o diba may extra pa akong maliit. At dahil dyan, on na muna natin ang oven. At ang aking, yung pan ng oven, alam nyo yan, yun yung malapad na square. Lalagyan nyo yan ng water kaya para siyang magiging, yung ano natin, custard cake, lemon custard cake ay parang, ano natin, na steam na talaga siya. Ayan, nilagyan ko ng 2 cup ng tubig. Tapos, bubuksan na natin hanggang kumulo. Pag kumulo na yan, saka natin ipapasok yung ating leche flan. O, yan. Ayan. Tapos, hintayin lang natin. Dahil ready na nga, at ayan na. O, binuhos ko na rin sa maliit. Kasi, pagsasabayin na natin sila, kasi kasya naman sila sa oven. Ayan. Tapos na tayong magsala. Kaya ready na yan para i-bake or para i-steam sa mismong oven. Ayun. Kaya dun sa mga walang oven, huwag na kayong mag-worry. Ayan, para na rin steam yan. Ayan, tapos tinakpan ko para sure ako na hindi mapasukan ng tubig, diba? Kahit oven yung gamit ko. Pero wala talaga namang papatak talaga kasi nga oven yung gamit ko. Pero sinure ko lang. At ayan, kung nakikita nyo, ayan, may moist-moist, diba? Kasi nga, umuusok na yan kasi gawa ng tubig sa loob. Kaya, ipapasok na natin ang ating custard. Ayan, ipasok na natin yan. Medyo mabigat. Kasi makapal yung ano niya, pinaka-custard niya. So, ayan. Pagtatabihin ko lang yan. Kasya naman sila. Maghihintay tayo. Siguro mga ano, halos 1 oras ko din yung binibake dyan. Niluluto dyan sa oven. Matagal din pala, ano. Grabe pala mag-bake ng or mag-steam ng ano, leche flan. Sobrang tagal pala. Nainip talaga ako sa totoo lang. Kaya ayan, oh. Tapos 100, at nasa 100 degrees Celsius ang oven ko. Tapos, ayun. Yun nga, 1 hour, mahigit. Tapos, sa baba lang yung fire, yung heat, sa baba lang. At dahil dyan, umpisahan na natin ang para sa bread ng ating custard cake. Lemon custard cake. Ayan. 5 medium size na whole egg. Ayan. Pero syempre ito si-separate na natin yung yolk niya. Kailangan ito i-separate dahil ito ay chiffon cake. And then kapag okay na, nakrack na natin lahat, i-separate na natin siya gamit ang ating mga malinis na kamay. O malinis naman yung kamay, naghugas naman ako syempre. Yan kasi ang mas mabilis na paraan na sure ka na hindi talaga mababasag yung egg. Kasi kailangan nating ingatan yung ating gagawing meringue ng ating chiffon cake. At pag okay na, pwede na natin lagyan ng lemon flavor. At maglagay na rin tayo ng iodized salt.
At syempre, kalahating cup ng sugar. At maglagay na rin tayo ng 1/3 cup ng oil. Maglagay na rin tayo ng water. Ayan, tapos, ayan. Hahaluin lang natin siya. Pag-ahalu-haluin muna natin siya bago natin ilagay ang ating cake flour. Pag chiffon cake po ang lulutuin nyo or ibibake nyo, dapat cake flour ang gamit nyo. Ayan yung cake flour. Nakapaglagay na tayo ng 1 cup ng cake flour. At syempre, huwag natin kakalimutan ang ating baking powder. Kalahating tablespoon ng baking powder. Tapos, ihahalo na natin yan ng mabuti para mamaya merang naman. Sana po ay support nyo ang aking mga videos. Mas marami pang like ang aking mga pictures kaysa sa videos. Kaya makikita mo kung sino lang talaga yung nagsusupport. Pero okay lang, nasa sa inyo naman yan. Walang sapilitan. Basta ako nagsishare ako. So, ganun talaga. Merong may gusto ng mga ingredients mo. Pero ayaw kong support. At eto, iche-check ko muna ang ating leche flan. Ayan, titignan muna natin siya. Check ko kung luto na. After 1 hour. Diyos ko po, 1 hour mahigit. Ayan, pwede na siya. So, dahil pwede na siya, ayan na. Nilabas ko na. Kaya, ayan, dito muna tayo sa mirang. Habang pinapalamig ko yung ating leche flan, ayan, dyan muna tayo. So, ganyan muna. I-beat muna natin yan bago natin ilagay yung cream of tartar. Sa cream of tartar, kung wala kayong cream of tartar, pwedeng kalamansi or suka. Maglagay kayo mga 1 teaspoon lang. At ayan, kapag ganyan na ang itsura niyan, pwede na nating ilagay ang ating cream of tartar. Ayan, ilagay na natin siya. Pero madali naman makabili ng cream of tartar sa Pure Gold. Meron. Sa SM, meron. Meron po nun. Tsaka di naman siya ganun kamahalan. Mura lang naman. Ayan, at ibit mo lang. Tapos, ilalagay na natin ng sugar. Pero dahan-dahan sa paglagay ng sugar, hindi natin pwedeng ibuhos lahat agad-agad yan. Kalahating cup ng sugar ang nilagay ko, yung white sugar. Ayan, kapag makikita mo naman ikaw mismo mapapansin mo kapag fluffy na siya, stiff peak na, ikaw mismo mapapansin mo yan na pwede na. Huwag lang yung overbeat kasi kapag overbeat, ayan, parang matigas na yung ating merang. So, papangit na ang ating pinaka-bread. Ayan, dahil okay na nga, so pagsamahin na natin sila. Ayan, ganyan lang tapos dandan. Pero syempre yung kamay ko kasi naka-pass forward. Pero kung hindi yan nakapassport, medyo mabagal lang talaga yan. Kasi hindi naman siya pwedeng ma-overmix. Lulubog ang ating cake. Ayan, ganyan lang din naman ang paggawa. Kahit dun sa vanilla chiffon, ganyan lang din. Kahit sa lemon chiffon, ganyan lang din. Dapat laging dahan-dahan. Ayan, at i-boost na natin lahat para matapos na tayo. At ayan, na-boost na natin ang last. O, ayan. Ganyan lang. Ganyan lang ang ganyan lang. At ayan, ibubuhos na natin sa ating mga baking pan. Ayan yung leche flan o lumalabas-labas pa yung sugar niya sa gilid, di ba? Lutong-luto ang ating leche flan. Ayan, ibuhos na natin. So doon muna tayo sa maliit kasi para malagyan na natin siya. Tapos saka natin ibubuhos lahat doon sa pinakamalaki. Ibuhos na natin lahat sa pinakamalaki. Ayan. Para ma-bake na natin 'yan. So, ang baking time ko dyan is 40 minutes. Umabot din ng 40 minutes. Same lang sa una, yung pan ko sa loob ng oven, nilagyan ko din ng water para ko din siyang in-steam. Kagaya ng unang salang ko sa leche flan kanina, o diba nilagyan ko siya ng water, o ganun din yung ginawa ko ngayon. Kaya tara na, ilalagay na natin yan sa oven. Ayan, ang aking 2 custard cake. Lemon custard cake. Kasi nga lemon flavor. Naglagay tayo ng lemon. Napakabango. Promise. Tsaka yung kapag kinain mo yan, napakabango sa basta mabango. Tsaka yung lasang-lasa mo yung lemon. At ayan na nga mga angels ko. Pinapasok na natin ang mahiwagang custard cake. Lemon custard cake pala. Ayan. Huwag natin kalilimutan sabihin yung lemon. Kasi lemon talaga yan. Lemon custard cake. O, diba? Ayan. Maghintay tayo ng mga 40 minutes. So, ayan. Magsa-cellphone muna ako habang nag-aantay. Ay mali pala, hindi pala. Maraming hugasin. Siyempre, di ba? Maraming hugasin. Dahil nag-bake time, maraming hugasin. So, maghugas muna ako ng plato habang nag-aantay. Okay, after 40 minutes, ayan, malakas ang loob ko. Nabuksan ko ng oven. Siyempre, 40 minutes na. Sure na sure akong luto na yan, di ba? Ganun tayo eh. Ganun tayo mga baker eh.
yung mga sanay na. O, yan, tinusok ko pa yan. O, diba? Sure na, luto na. Wala nang basa-basa sa loob. Ganun lang ang gagawin nyo. So, 40 minutes po iyan, ha? 40 minutes bago nyo buksan ng oven para sure nyo. Sure nyo na talaga. So, ayun, no, yung ano, yung oven, yung pan ng oven, diba? May water yon. So, para siya talagang na-steam. O, let's go na! At ayan na ang ating lemon custard cake. O, diba, mga lads? Ayan na, mainit pa yan. Diyos ko, paanuhin pa natin, pahuhupain pa natin ang init bago natin yan ibaliktad. At dahil tinapat ko sa electric pan, kaya naman lumamig agad. Kaya dahil tayo ay atat na atat, babaliktad na natin. Diyan ko lang ilalagay yung 4x3 kasi maliit lang naman. Siyempre, dapat gantuhin mo muna yung manipis, ha? Manipis ang kutsilyo ko. Kaya ganyan yung kumuna sa gilid para sure na lumabas talaga at hindi nakadikit. Kaya ayan, babalikta rin na natin ang katotohanan. O, pakibilisan. Diyos ko po, ano na? O, ayan. Ayan na ang ating masarap na lemon custard cake. Tumutulo pa nga ang mga sabaw-sabaw. Sabaw-sabaw. Yung mga sugar-sugar. O, di ba medyo mas dark to kasi medyo mas pina-color ko lang nung niluluto ko yung sugar niya. Yun yung maliit eh. O, yan. O, di ba? Kaya wag na kayong mahihiya. I-bake nyo na rin yan, ha? Big na yan. Tapos dito muna tayo sa malaki. Dito muna tayo sa 9x3. Dito natin siya sa aking pizza pan ilalagay. Kasi malapad eh. So gaganto muna natin siya. Para sure tayo na hindi nakadikit. So, tapos igaganto lang natin siya. Ayan. At itataob na natin ang katotohanan ulit. O, ayan. Pero syempre, dahil mainit, na-realize kong mainit, napaso talaga ako dyan, kaya ginamit ko yan. So, ayan, tapos ibabaliktad na talaga natin siya. Ayan na, 1, 2, 3, go! Ayan. O, di ba? Tapos, ayan, ayan na. Ang tagal, Diyos ko po. O, ayan, di ba? Ay, Diyos ko, napakatagal. Dali. Ayan. Ayan na. O, diba? Ang kapal ng leche plan. Tapos, ang ganda ng color. Yan, medyo light lang ang color, diba? Kasi nga, hindi ko masyadong inano yan. Masyadong pinatagal sa apoy. O, diba na to? Ay, Diyos ko po. Ang sarap niyan. Alam nyo, napakasarap niyan. Lalo na kapag nasa rep. Yung talagang malamig kinabukasan. Tapos, ang pinaka-bread niyan ay moist na moist kahit po ilang days pa na nasa rep. Kahit pabalik-balik mo yan sa rep. Pag gusto mo kumain, kumain ka. Tapos, ibabalik mo sa rep. Well, no problem. Mas masarap siya. Mas nanonoot ang lasa. Kaya, try nyo na yan. Huwag na kayong mahiya. Okay, guys. Napagod ako. Thank you for watching. Thank you so much. Ingat kayo. Ingat, guys. I love you all. Please don't forget to like and share naman. Please pa-follow na rin po ako sa mga baguhan.